Better make up your mind, what do you mean? Mas gusto ko yung boses mo nung wala nang tugtog, yung last line. Seriously. Oo, mas nararamdaman ko yung last line. What do you mean? Do you want to hear me sing one more? Pwede bang isa pa? Kasi hindi ko narinig o hindi ko naramdaman yung kapasidad mo sa pagkanta dahil din sa material na ginamit mo. Siguro pa yung It Will Rain ni Bruno Mars. Please, a cappella, please. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. Oh, cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. Thank you. Kasi yung song, para yung dasal. Yes. Ang dasal hindi dapat binabasa lang at nire-recite. Opo. Dapat yung dinadama nang gagaling sa totoo mong gustong sabihin kay Lord. Ganun din yung kanta. Hindi dapat hinihit mo lang yung nota, hindi dapat sinasabi mo rin mo lang yung lyrics. Dapat dinadama mo yan. Kasi hindi yan ko-connect sa amin kung ikaw mismo hindi mo yan nararamdaman. Opo. Thank you. Okay. Para naman sa akin, Nico, nag-worship lead ka sa church? Sa dati ko pong church, pero yung sanilipatan ko po, wala pa po akong ministry. Masasabi mo ba na mas sanay kang mag-worship sa simbahan kaysa mag-perform sa audience? Sobra po. Kahit po parang nag-attend lang ako ng service, all out po ako mag-worship talaga. Kasi alam mo, magkaiba yun eh. Katulad mo, ako nagli-lead din ako ng worship sa simbahan namin, lalo na noong mga nakaraang taon. Kasi ang difference niyan, kapag nag-worship ka kay God, hindi mo siya nakikita, so ini-imagine mo lang siya sa mind mo eh. Pero itong mga nandito, totoo sila eh. So kailangan mo makakonect sa kanila nang hindi tumitingin kung saan-saan, tumitingin ka sa mata. Tumitingin ka at inaawit mo ang mga lyrics na galing sa puso. Siguro yun lang ang kulang para sa akin. Gwapo ka, may boses ka, pero kailangan ka pang turuan na kumonect at kumilos. Thank you po. Dara, kinakabahan ka, no? Opo. Parang naiil lang ka kasi siguro nandito yung crush mo. Yes. Naintindihan ko rin yun. Pero parang katulad ng sinabi ni Yeng, hindi mo alam kung saan ka titingin, parang nahihiya ka pa rin. Yes. Pero di ba pag boy band, dapat eye contact sa mga girls, di ba? At marunong magpa-cute. So parang yun lang kulang. Pero okay yung kanta mo, maganda yung boses mo. Thank you. So ano kaya decision ko? Kuya Aga? Nico, I'm with you there. You praise and worship like that. That's good. It's church. Yung timbre ng boses mo, I like. Thank you. Impact, parang may hinahanap pa ako. No? Parang nakukulangan lang ako. Parang you don't connect. Apa. Parang hindi ko makita. Probably because you're only 16? Or talagang mahihiyain ka lang talaga? Siguro po kasi, kaya ko rin po ito ginawa dahil parang gusto i-conquer yung stage fright ko. So yes. Medyo parang di pa ako comfortable masyado. Okay. Oh, kailangan, buti narinig ko yun. Salamat. Oras na para bumoto kami. Magsimula tayo kay Vice. Yung kagwapuhan nito, yung dating mo, pwede kang artista. Yung mga barkada nila Elmo Magalona sa mga soap opera. Pero sa boy band na gusto kong buuin, nauwa ako sa'yo. Kuya Aga? Yung sinabi mo sa akin that you wanna conquer that fear, no, sa stage. So, since may timbre ka and you wanna conquer that fear, I wanna give you a chance. Thank you. So, it's a yes for me. Dara? Dapat pag next time na balik ka, ay contact ka sa amin, ha? Okay. Yes! Thank you so much. Hay, isang yes na lang ang kailangan mo at manggagaling yan sa akin. Mahirap itong desisyon na gagawin ko. 16 ka pa lang. At yung kanta na kinanta mo, medyo mature para sa'yo. It's talking about making love all night, di ba? Alam mo, pasalamat ka kay Vice, pinakanta ka niya ng acapella. It's a yes! Welcome to Pinoy Boyband Superstar!